Kamusta mga kasamot sa Ari Pinoy TV? Ikinagagalak namin ang inyong pagdating sa channel na ito. Marahil ay alam nyo na ang insenso ay isang mabangong material na naglalabas ng mabangong uso kapag nasusunog. Narito po ang ilang mahalagang dagdag kaalaman tungkol sa mga insenso. Ginagamit ang insenso para sa mga iba't ibang kadahilanan tulad ng pagsamba sa relihiyon, aromatherapy, pagmumuni-muni o meditation, yoga o sa mga seremonya. Ito ay nakikita sa mga simbahan o iba pang mga lugar ng pagsamba. Maaari rin itong gamitin bilang simpleng deodorant o insect repellent. Ito ay napaka-epektibong pantaboy sa mga lamok at kahit anong mga insekto. Ang iba ay ginagamit naman ito para itaboy ang mga masasamang espiritu, pinaniniwalaan nagpapaalis ng malas, mga negative energies na nagbibigay ng mga sakit, o para linisin ang environment sa anumang mga bad vibes sa tahanan man, opisina, o kahit anong lugar, ito ay pwedeng sindihan. Ang insenso ay ginagamit din sa mga negosyo bilang pampaswerte. Dahil sa taglay nitong usok habang nakasindi na may mabangong amoy na humahalimuyak sa kapaligiran. Ngunit ano nga ba ang insenso at saan ito gawa? Ang insenso ay mga materyales ng halaman na sinusunog upang palabasin ang kanilang mabangong aroma na kadalasan ay sinasamahan ng mga essential oils. Ang mga anyo ng insenso ay naiiba base sa pinagbabatayan na kultura. Ang mga ito ay nakabalot sa mastic, cone, at pulbo sa mga pabango. Ito ay nagsimula maraming siglo na ang nakararaan at mayroon pa rin itong lugar sa maraming spiritual at religious spiritual sa mga kultura sa buong mundo hanggang sa ngayon. Ang mga insenso ay nakabalot sa mga stick, cone, o pulbo sa mga pabango. Ang insenso ay nagsimula maraming siglo na ang nakararaan at mayroon pa rin itong lugar sa maraming religious ritual sa mga kultura sa buong mundo hanggang sa ngayon. Habang ang pananaliksik sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan ay limitado, mayroon pa rin maraming mga dahilan upang gumamit ng insenso. Ang stick ng insenso ay karaniwang tumatagal ng 30 minutes hanggang isang oras upang ganap na masunog. Sindihan ang mga ito habang nagsisimula kang magtrabaho, nagmumuni-muni, o mag-journal hanggang sa masunog ang mga ito. Anumang oras na magsisimula ka ng isang proyekto, magsasagawa ng isang ritual, o kahit na mag-yoga, ang pagsunog nito ay maaaring mag-set ng mood. Ang pagsunog ay maaaring isang ritual ng paglinis o pag-alis ng negatibong energy. Mayroong ilang mga pabango na pinaniniwala ang makakatulong na mapabuti ang concentration at focus tulad ng peppermint at lemon. Ang frankincense naman ay mahusay para sa meditation. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang ilang partikular na pabango tulad ng lavender ay maaaring magkaroon ng pagpapakalmang epekto sa ating mga nervous system. Gumagamit ng lavender o sandalwood upang pukawin ang state of meditation and peace. Medyo naging pamantayan na ang makikita ng insenso sa mga religious at spiritual na setting sa buong mundo. Maraming katutubong kultura ang naniniwala na ang pagsusunog ng insenso ay direkta nagpapadala ng ating mga panalangin sa Espiritu Santo. Kung ikaw naman ang uri ng tao na gusto magkaroon ng sense of routine, ang pagsisindi ng insenso habang nagpapahinga ka sa kama sa gabi o habang naghahanda ka sa umaga ay maaaring makatulong sa pagsisimula o pagtatapos ng iyong araw. Anumang oras na gumagamit ka ng insenso, mahalagang tandaan ang kaligtasan. Narito ang ilang mga dapat at hindi dapat gawin. Magbukas ng bintana habang nasusunog hanggang pagkatapos magsindi ng mga insenso. Magsunog ng isang stick sa isang pagkakataon. Ang sobrang usok ay maaaring makasama sa iyong mga baga
lalo na kung mayroon kang hika o ano bang iba pang kondisyon sa baga. Huwag iwanan ang nakasinding insenso ng walang tao. Huwag din magsunog nito kung mayroon kang mga pre-existing respiratory conditions o ang mga nasa paligid mo. Huwag gumamit ng insenso na may synthetic o artificial properties. Kaya sa ngayon, mga kasamutsari Pinoy TV, tayo ay maghihintay na matapos ang ating sinindihan na insenso kasabay ng kandila. Maaari din yun yung sabayan ng mga panalangin o kaya ay mag-wish habang nakasindi ang inyong mga insenso o mag-meditate. Umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw nito, tayo ay makararanas ng napakaraming pagpapala at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat muli tayo ay dudulog sa banal na salita ng Diyos. At alam mo, hindi tayo ligtas kung magpahintulot ang ating Panginoon Diyos ng ilang hamon o pagsubok sa ating buhay. Ngunit ano man ang ating nararanasan o nararamdaman sa mga sandaling ito. At kung hindi, halimbawa sa mga sandaling ito ay hindi maganda ang ating nararanasan. Mamaya, sa larangan naman ng pananalangin na ating gagawin ay maihahain natin ano man ang ating damdamin. Higit sa lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin, kaibigan, itong mga bagay na nabanggit ko, muli kapupulutan natin ng aral ang salita ng Diyos. Talika, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa umagang ito ay tutunghayan po natin ang isang napakagandang kalinisang budhi o yung maituturing nating virtue patungkol sa discretion. Ano ba ang kahalagahan ng ating pagpapasya sa ating buhay at paano ba tayo dapat nagpapasya sa mga bagay na dapat nating gawin? Kinakailangan, kaibigan, na tayo ay sumangguni sa ating Panginoon at tayo ay mapapaalalahanan sa talata na ating tutunghayan. Bago natin natunghayan ang ating pag-aaral sa umagang ito, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at sa mga pagkakataong ito ay makadudulog kaming muli sa inyong banal na salita. Sa marami pong kapamaraanan o Panginoon, nais po namin na kayo po ay mangusap sa amin. Pagpalain mo kami higit sa lahat, pagpapalang spiritual. At ngayon pa lamang sa lahat po ng aming mararanasan at matatanggap, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Discretion, ito po ang tema natin sa umagang ito. Kalayaan sa pagpapasya. At titingnan po natin kung ano ba ang paalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso tungkol sa pag-iingat sa isang magandang patotoo, a good testimony in the exercise of our, maituturing natin, in the exercise of our choices. Kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng Epeso, pag-aaralan natin ang kabanata 5, mga talata 15 hanggang talata 21. In the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 to 21. Ngunit pagtutunan natin ang pansin ang dalawang talata lamang. At ito ay ang talata 15 at talata
17. Ganito ang ating mababasa. Ephesians chapter 5 verse 15 muna tayo. Sabi rito ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng sa mga matatalino at hindi tulad ng sa mga mangmang. Basahin na rin natin yung talata 16. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo ay makagawa ng mabuti. At talata 17, huwag kayong mangahangal. Unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Ipaparaphrase ko lamang po yung verse 17. Sabi dito sa wikang English, do not be foolish. Understand God's will. Ito yung panghihikayat ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig doon sa Epeso. Alam mo kaibigan, pagka binasa mo yung buong kabanata 5 dito sa sulat niya sa mga mananampalataya sa Epeso, ito ay patungkol sa pamumuhay ng isang taong nakakilala na kay Jesus, naliwanagan na patungkol sa mga bagay na mga namaka-Diyos o patungkol sa mga katotohanan patungkol sa ating Panginoon. Kung susuriin natin ang buong kabanata, ito ay kinabibilangan ng mga aral patungkol sa pag-iwas sa mga bagay, pag-iwas sa mga gawain na makasisira sa ating patotoo bilang mga anak ng Diyos. Alam mo, paliwanag ni Pablo dito sa talatang ating tinutunghayan, itong verse 15 muna tayo, na maging maingat, be careful, ito yung sinasabi ni Pablo, at magkaroon ng karunungan upang maunawaan natin ang layon ng ating Panginoon. Para kanino? Alam mo, ito kaibigan, ang makikinabang dito ay tayo, sapagkat tayo ang nag-iingat sa ating magandang patotoo, sa kapakinabangan natin at para naman sa kasiyahan o kaluguran higit sa lahat ng ating Panginoon at higit din sa lahat ng ating kapwa. Wika nga niya, no? Sabi nga ni Pablo, huwag kayong maging hangal, do not be foolish. Yan ang sinasabi niya. Alam mo, kung tutunghayan natin ng lumang tipan, pagka pumunta ka roon sa aklat ni Jeremiah, lalong-lalo na yung chapter 4, verse 22. Alam mo, sabi ng propeta, inilarawan niya ang mga pinili ng Diyos, yung bansang Huda. Ganito inilarawan ng Diyos ang mga Israelita. Wika nga ng Panginoon ano, sa Jeremiah chapter 4, verse 22, napakamangmang o nagpakamangmang ang aking mga bayan, ang aking bayan. Hindi nila ako nakikilala. Tulad nila ay mga batang walang pang-unawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit hindi marunong gumawa ng matuwid. Pakahulugan nito ay patungkol sa malinis na pamumuhay at consistent ang salita ng Diyos. Sa Duma at Bagong Tipan, inaasahan ng Diyos na tayo, na kanyang mga pinili, ay mamumuhay tayong na may kadalisayan at may kabanalan, sapagkat ito ang kapahayagan na tayo nga ay na kay Kristo. Maaring ganito tayo inilalarawan. Tulad ng bansang Israel o ng bansang Huda, tayo ay nagpapakamangmang. Hindi natin inuunawa ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay inilalarawan na mangmang at gumagawa ng kasamaan kung hindi tayo mag-iingat sa ating patotoo bilang mga mananampalataya. Bagaman mayroon tayong kalayaang magpasya, ito na yung kaibigan. No? Ano pa ang kahalagahan ng pagpapasya? Mayroon tayong kalayaan magpasya. No? Ito ay discretion natin. Dapat, ito yung napakagandang paalala para sa atin. Dapat bilang mga mananampalataya, sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na kung tayo ay magpapasya, ay mga layong makadiyos ang pagtuunan natin ng pansin at hindi mga gawain ng sanlibutan. Kumbaga sa ano, may gagawin kang isang bagay, magpapasya ka, malulugod ba ang Panginoon kung ganito ang aking gagawin? And then sa iyong pagpapasya, isasangguni mo naman ito sa ating Panginoon, hihingi ka ng karunungan. Ito ang tamang alituntunin kung tayo ay magpapasya
Although we have discretion, ika nga, ngunit kinakailangan when we do things, when we decide on things, dapat ito ay itinatalaga natin sa ating Panginoon. At higit sa lahat, yung mga bagay na pinagpapasyahan natin, ito ay mga bagay na matuwid at magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Dito nga sa tatlong talata na ating binasa, sinama ko na po yung verse 16, ay may paliwanag na may kinalaman sa pang-unawa. Dapat, no, understanding of God's will mula sa kanyang banal na salita. Upang malaman natin ang layo ng ating Panginoon, tutunghayan natin ang kanyang salita sapagkat dito nakalagay, nakasaad kung ano ang layo ng Diyos para sa atin. At higit sa lahat, yung wastong paraan ng pamumuhay na magpapakita ng kabanalan bilang tayong mga pinili o bilang mga anak ng Diyos. Alam mo kaibigan, ang layo ng Diyos, ito ay patungkol sa kaligtasan ng tao sa atin na mga nakakilala na sa ating Panginoon, kabanalan at higit sa lahat yung tungkulin nating ipalaganap ang mabuting balita. Ngunit layo ng Diyos para sa sanlibutan ay ang makakilala sa Kanya at makasumpong ng kaligtasan sa pamumuhay ng malinis. Paglago sa pananampalataya, ito ang nais ng Diyos at higit sa lahat tayo ay nagpapasalamat sa mga bagay na Kanyang ginagawa para sa atin. Kabilang dito ay ang pamahalaanan niya ang ating buhay bilang Kanyang mga anak. We submit to the will of God. Ito yung sinasabi. Ito ang mga layo ng Diyos para sa atin. Alam mo kaibigan, ang maging mangmang naman sa mga bagay o layong ito o ang pagtotoo ng pansin sa mga bagay at gawain ng sanlibutan, alam mo ito ay pagpapakita lamang na maging sa ating pagpapasya, tayo ay walang karunungan o kulang sa karunungan. Ano ang ating mga bagay na pinipili? Yung bang mga bagay na makadiyos o yung mga bagay na sa tingin natin ay magkakaloob sa atin ng kaligayahan o ng kagalakan na mga panandalian lamang? At pagka ganito ang ating pinili, no? Yung mga bagay na panandalian, alam mo, pansariling layon lamang ang binibigyan natin o pinagtutuunan natin ng pansin. Sa halip na magpakita ng kamangmangan, paliwanag ng apostol, tayo ay hinihikayat na maging marunong at maging maingat. Saan? Sa pananalita, maging sa mga bagay na ating ginagawa. Paliwanag rin na tayo ay maging maalam o maging dalubasa, skillful sa mga bagay na makadiyos upang ang ating Panginoon ay malugod sa atin. Alam mo kaibigan, ang pagiging maalam o yung pagiging marunong sa mga bagay patungkol sa Diyos, sa ganitong panahon at maging ganitong kalagayan, ito ay mabisa. Bakit? Sapagkat ito ang paraan upang mahikayat natin ang ating kapwa patungkol sa layon ng ating Panginoon Diyos. Alam mo, a good testimony will encourage others. A holy life will please God and encourage others to the faith. Ito yung sinasabi ng talata, paliwanag. Nang sabihin ni Pablo na masama ang takbo ng daydig, no? Ang paghihikayat na ito o ang panghihikayat na ito, ito ay pangmadalian sapagkat magulo ang kalakaran ng sanlibutan. Dapat iba tayo bilang mga mananampalataya. Tayo ay hinihikayat, dapat tayo ay gumagawa para sa ating kabutihan at para sa kapakinabangan o para sa kapakanan ng ating kapwa. At nabanggit ko nga kanina na ang tao ay malayang magpasya. Ikaw, ako, malaya tayong magpasya. Maaring hindi mapigilan ang tao sa kanyang mga pinipili. Ito'y kabilang tayo rito sa ating mga pinipili. Sino ang makakapigil sa atin o maging sa ating pagpapasya? Ngunit tayo na mga anak ng Diyos ay marapat lamang na ang mga bagay na ating pinipili o ang mga bagay na ating pinagpapasyahan bukod sa pagsangguni sa ating Panginoon, dapat ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating pagpapasya. Humihingi tayo ng patnubay, humihingi tayo ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Alam mo kaibigan, ito ang ating kailangan. Yung pamamahala ng Diyos at patnubay ng Diyos. At dito, kikilos tayo ng wasto kung tatalima lamang tayo sa Kanya.
siya ay mabibigyan natin ng papuri at malulugod siya sa atin. Kaibigan, sa araw na ito ay pinaaalalahanan tayo at may isang katanungan. Ano? Halimbawa, sa mga sandaling ito, ikaw ba ay nagugulumihanan? At halimbawa, sa iyong pagpapasya, hindi mo ba alam kung ano ang iyong gagawin? Sumangguni ka sa Panginoon, humingi ng karunungan. Tandaan natin, kaibigan, ang paalala. At ito ang aral na pahatid sa atin sa araw nito. Maging matalino. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa atin. Sumangguni tayo sa ating Panginoon. Kaibigan, tandaan natin, sa anumang pagpapasya, pagsangguni sa ating Panginoon ang kailangan ng bawat isa. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Pinagpala po ang araw na ito para sa atin lahat. Samahan niyo po akong manalangin para sa ating mga pamilya. Ito po si Ruben Gadier ng Christ Commission Fellowship. Samahan niyo po akong manalangin para sa ating mga pamilya. Mapagpalang Diyos na nasa langit, kami po ay patuloy na nagsusumamo sa iyo. Humihiling, O Diyos, na patuloy mong ingatan ang aming buong pamilya. Patuloy mo, O Diyos, gamitin ang mga pamilyang ito na naniniwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Sila na mayroong personal na relasyon sa iyo, O Diyos, ang dalangin ko po, Panginoon, gamitin mo sila para maipahayag ang iyong mabuting plano at pakikipagrelasyon, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat pamilya, Panginoon, na patuloy na manalangin para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na gagabay sa amin. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbibigay sa amin ng daan, Panginoon, upang marating namin, mapuntahan namin, O Diyos, ang mga taong inihanda mo, Panginoon, upang tanggapin ka bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa mga pamilya, Lord, sa mga bahagi ng pamilya, Panginoon, na nakikinig dito, O Diyos, na wala pang relasyon sa iyo, Panginoon. Ang aming dalangin, O Diyos, buksan mo ang kanilang puso at isipan. Ihanda mo po ang puso nila, Panginoon, upang tanggapin kanila bilang Panginoon at tanging tagapagligtas sa pamamagitan po ng pakikinig, O Diyos, dito sa FEBC DCAS program, Panginoon. Ama, marami pong mga anak na naligaw. Pahintulutan mo, O Diyos, makatagpo mo sila. Maraming ama ng tahanan na nalimutan ang kanilang obligasyon sa kanilang pamilya. Nandalangin ka po, O Diyos, ma-encounter kanila sa takdang panahon, O Diyos. Maraming ina ang nawalay, O Diyos, dahil sa kagustuhang mabuhay ang kanilang mga pamilya, O Diyos. Nang ibang bansa sila, Panginoon, upang sa ganun ay matustusan, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. Ingatan mo po sila, Panginoon. Patuloy ka, O Diyos, mag-iingat sa kanila, Panginoon. Ang bawat pamilya, Panginoon, patuloy mong buuin, O Diyos. Magkaroon ito ng gabay na patuloy na magbibigay daan para manatili sila sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, ang pagkakaisa-isa ng bawat pamilya, O Diyos. Napatuloy kami, O Diyos, manalangin upang sa ganoon, O Diyos, makabahagi sila sa pamilya ng Diyos. Makabukas sila ng puso at isipan at tanggapin ng Panginoon Kristo bilang Panginoon
Panginoon, maraming anak ang lumaboy, nagpag-alagala, saka gustong makatulong sa kanilang pamilya. Panginoon, ingatan mo po sila. Huwag silang mapunta sa mga masasamang elemento, O Diyos. Pagkos, Panginoon, pumalit sila sa kanilang pamilya, Panginoon. Ingatan mo po sila, O Diyos. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay na ito. Alam mo po ang aming pinanalangin. Makapangyarihang Santong Espiritu, gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. At patuloy mo kaming gamitin para sa iyong kaliwalhatian. Marami pong salamat. At marami rin pong salamat sa FEDC, DCAS, mga staff, Lord God. Pakaingatan mo po sila, i-provide ang kanilang mga pangangailangan, give them favor, Lord God, at patuloy silang makapagsilbin ng merong katatagan, kapangyarihan, O Diyos, at patuloy na ikaw ang sinasamba at itinataas. Salamat po, Panginoon, sa mga kasama naming nananalangin. Pagpalain mo rin po sila. Ito po ang aming dalangin na mayroong pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan sa isang maituturing nating virtue, no? Yung pagpapasya o yung discretion. At tayo nga ay hinihikayat na sa ating mga gagawin, tayo ay magpakita ng isang maganda at maayos na patotoo. At higit sa lahat, anuman ang ating pinagpapasyahan, ito ay isinasangguni natin sa ating Panginoon sa larangan ng pananalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyo pong napakagandang paalala. Naway, ito po ay tumimo sa aming puso at isipan nang sa ganon, ito po ay aming maisapamuhay. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.